Hello mga kababayan, welcome back to my channel. So in this video guys, gusto ko lang po i-share sa inyo yung naranasan ko nung isang gabi nung lumabas kami para mag-dinner sa labas. Ayun, lalong-lalo na po yung mga nandito po sa Taiwan. Ayan guys, ingat-ingat po tayo kasi busy ako nung time na yon, nagbablog ako. So hindi ko napansin na may police car pala na huminto para puntahan ako. So, nagulat na lang ako, nandun na yung police at kinakausap na ako. So, sobrang takot ko, hindi ako makapagsalita. Although, dala-dala ko naman yung ARC card ko na laging nandito lang sa likuran ng cellphone ko. Buti na lang, yung lola ng mga alaga ko, nakita niya na kinakausap ako ng police. Grabe yung experience guys, nakakatakot talaga. As in, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko nun. Kaya umiyak na lang ako. Napaiyak talaga ako sa sobrang takot. Kaya sa lahat ng kababayan ko na nandito sa Taiwan, kapag lalabas po kayo, lagi nyo pong dalhin yung ARC ninyo. Dahil kung wala, dadalhin po kayo ng mga police sa police station. Ayun. Mas lalong nakakatakot yun. Tapos sa kanila tatawagan yung employer nyo. Naghihigpit po ang Taiwan ngayon. Lalong-lalo na sa mga illegal worker. Marami po kasing illegal worker dito sa Taiwan na tinatry nila na mapauwi na sa panikanilang bansa. Kaya isa po yun sa rason. At saka kung maaalala nyo po, may isang illegal worker na nagkaroon po nung sakit, yung epidemic ngayon. Sa sobrang takot niya na mapauwi siya ng bansa niya, ayun po nagtago siya. Hindi siya, kung saan-saan siya nagpunta, I think nakarating siya hanggang Kaohsiung. Kaya guys, be very careful po talaga pag lalabas tayo. Doble ingat po talaga. Kaya yun po. Share ko lang po sa inyo para po aware po lahat na talagang hindi siya biro kapag kayo po yung naka-experience. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa panonood. Sana makatulong po ito, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito sa Taiwan. Maraming salamat po sa panonood. God bless us all. See you on my next video. Bye-bye.